Magandang araw! Ako po ay si Felice Angeli V. Corbellion. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang aking nilikhang maikling kwento. Ang pamagat ay Nalobat ang iPad. Si Felice ay kasalukuyang naka-enroll sa online distance learning ngayong may pandemya. Anak, magsisimula na ang inyong klase. Handa ka na ba? Opo, nanay. Handa na po ako. Anak, makinig ka ng mabuti sa iyong guro. Gawin mo na ang mga gawain. Pasusunod po, nanay. Sinusubukang makinig ni Felice sa kanyang guro, ngunit hindi pa rin niyang maiwasang mag-isip ng ibang gawain. Hay naku! Ang hirap naman ng mga ito! Gusto ko munang mag-relax. Gusto ko rin maglaro ng Roblox. Hindi naman nakatingin si nanay. Dahil sa sobrang tuwa ni Felice sa kanyang pakikinig sa musika at paglalaro, ay nakalimutan niyang gawin ang kanyang performance task sa Filipino. Naku po! Ay, oo nga pala. Kailangan kong gawin ang performance task sa Filipino. Nagawa na ni Felice ang kanyang performance task. Noong ipapasa na niya ito para makaabot sa itinakdang oras at araw ng pagpapasa, ay biglang nalobat ang kanyang iPad. Hello! Anak, nakatanggap ako ng email sa iyong guro sa Filipino. Ano po ang sabi ng aking guro, nanay? Hindi mo paraw na ipapasa ang iyong performance task sa Filipino. Ano ba ang ginagawa mo, anak? Ho ho ho! Patawad po, nanay! Nakikinig po ako ng musika at naglalaro po. Anak, alam mo dapat kung ano ang iyong uunahin. Opo, nanay. Sana ipinagpaliban ko muna ang paglalaro at pagkikinig ng musika. O sige, anak. Ipangako mo sa akin na hindi na ito mauulit. Dapat gawin mo muna ang mga gawain sa paaralan at ipasa ang performance task. Patawarin mo po ako, nanay. Hindi na po mauulit. Iyak nang iyak si Felice sa harap ng kanyang nanay habang inaamin niya ang kanyang ginawa. Niyakap niya ang nanay at paulit-ulit na sinabi na hindi na ito pauulit. Wakas! Maraming salamat! Paalam!